Everyone, so this is Lucky Spark, and today I'm gonna show you how I learned to invest by practicing in a virtual trade account in Investagram. So ito po yung ginagamit ko sa pag-practice kung paano mag-trade ng o mag-invest sa stock market or mag-trading. So sa una nahirapan ako kasi di naman ito tinuro nung college, pero nag-research ako ng marami tapos binasa ko talaga kung paano. Then, doon ko nakuha yung mga some information na yung mga basic para lumago yung pag-invest mo sa stock market. So, dito po yung account ko. So, libre. So, guys, libre po yung magawa ng account sa Investagram. So, click nyo lang po ito, www.investagram.com. So, pwede kayong magawa dyan ng account. Tapos, i-like nyo lang to yung video na to. Tapos, mag-subscribe kayo sa YouTube account ko. Para mag-post pa ako ng mga tips kung paano ko nasimulan at paano kong nagawang walang loss sa virtual na trading ko. So, ito po yung virtual trade ko na portfolio. So, sa stock market pala, you need a broker para makapag-start in reality. You need a broker like BPI. May isa pa akong gustong pasukan na broker, kaso nakalimutan ko yung pangalan. Mas maganda doon. Sa BPI, pwede kang makapag-start ng minimum na 5K ata or 25. May mga ganyan na broker. Pwede kang pumunta sa kanilang office or mag-search ka through online. Mga legit na broker. So, sila po yung nag-process sa mga trading mo. Kung bibili ka or mag-sell ka ng yung nabili mo na product ba yun? Hindi man to product na company. So ganyan. So i-click natin yung portfolio ko. Ito po yung portfolio ko. Okay. Ito po yung portfolio ko. So makikita nyo itong dito mga stocks. Ito po yung mga nabili ko na stocks. Nabili. Kasi once na mag-start ka ng Investagram virtual, ito talaga yung totoong nangyayari sa market or sa stock market. Tapos, bibigyan ka lang nila ng virtual na cash like 100,000 para makapag-train ka or practice kung paano without by just your own strategy. So, ito po yung stocks ko. To go, nabili ko yan. Globe. Tapos ito, yung type ng investment ko is long investment, long term. Kasi mas maganda pag long term. Mas maganda rin naman pag short term. Kaso you need focus talaga para makita mo yung standing or yung pagtaas o pagbaba ng presyo ng isang stock. So ito, yung sa Togo. Kasi yung Togo, dati nung September ata to. Tingnan natin sa order history natin. Matagal to nag-profit yung Togo eh. Ito kasi, ito dito, once mag-green siya, ibig sabihin yan, naka-profit ka niyan pag i-sell mo yan. Pag red, lugi ka niyan, kaya di mo siya pwedeng ibinta. Kaya ito, pag once na yung isang stock, for example, yung pag mababa yung bilihan tapos maraming nagbibenta sa kanilang stock na globe, bilhin mo agad. Kasi, darating panahon na tataas yan, binili mo ng mura na presyo. So, sa pagtaas niyan, mas malaki yung kita mo. Hindi ka bibili kung saan niya lahat magtaasan kasi on trend sila. Hindi. Dapat marunong ka mag-analyze kung paano. Kung yung change rate niya ito yung change. So kung pataas o pababa.
For example, mag-click tayo dito sa ito. I-click natin yan. So, lalabas dito yung Crown Equities. Ito po yung nga ng nabili ko na stock. So, ito po yung change rate niya. Mataas po. 2.48%. So, ibig sabihin yan, mas mataas yung madaming nagbabuy and sell dito. Tapos, yung current price niya, ito, 0.24. So, kung bibilhin mo siya, dito mo siya makikita kung magkano yung amount. Tapos, ang board lot, ito po yung naset na minimum na pwede mong mabili na stock. Hindi pwedeng one stock. Hindi ganyan. So, sa Crown Equities, may board lot siya na 10,000. So, ibig sabihin, pag bibili ka nito, may 10,000 shares ka agad. Na per one stock is 0.2480. So, current shares is 10,000. Bibilhin mo siya sa ganitong presyo. So, pag bibili ka, i-times mo yan sa 10,000. Yan yung magiging price niya. So, sa mabilisan, punta tayo sa records ko. Ito yung binili ko tapos bininta ko kasi alam ko na may profit na siya. Tapos, para madagdagan yung available cash ko dito. Tapos siya. Oh, sa GFC, ito po, sa Jollibee Food Corporation, may 1,000 na profit ako. Within 3 months lang ata to. Ganito siya mag-start, guys. So, you have to be patient. Tapos, makikita mo din dito yung order history. Ito yung portfolio. So, yun lamang po yung pag-start. Kaya, subscribe to this channel para mag-post pa ako ng mga tips kung paano mag-trade o mag-practice ng trading sa stock market. Yun lamang po at maraming salamat. Please subscribe to my channel. Thank you.